Richian, halika na. Haan na, hey, Russell. Good morning po, Aliya. Halika na, papasok na po tayo. School. Ako po si Anipi Anabong Managbanag, isang daycare teacher po. Dito muna kayo kasi sasakay muna ni teacher yung mga dyan po muna kayo. Ihantayin muna ni teacher yung bangka. Yan po. Ito po yung bangka na ginagamit ko sa araw-araw. Kaya lang po may butas na po siya. Kaya madalas po lagi po siyang binabawasan ng tubig. Sila po nag-aano sa akin na, "Ma'am, mag-aano po kami ng tubig, magbabawas." Sige, pero dahan-dahan lang baby kasi baka mahulog ka. Ang una lagi, si Richian, yung bubuhatin ni teacher. Lang. Tuwing po umaga, yung mga bata, kinukuha ko po muna sila sa mga bahay nila, sa mga nanay nila. Nagpapaalam po ako sa kanila, nakukunin ko na yung mga bata para tumawid. Papunta na po kami sa aming center. Aliya! Ay, ang ganda. Bibi, huwag malikot. Bilis, baka malit na po tayo. Wait lang, kuya. Diyan ka lang muna. Yan. Ito. 1, 2, 3, go! Handa na po mga bata? Opo, handa na. Sige, kakaroon na po ni ma'am yung pondo natin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pagtawid papunta po sa kabilang isla. Sabay-sabay po tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hawak mga bata, hawak. Kanta po muna kayo. Watermelon. Kasi, di po ba, kumakanta po tayo habang tumatawid? O, kanta po muna kayo. Russell, Linlin. Watermelon, watermelon. Papaya, papaya. Saging, saging, saging. Saging, saging, saging. Fruits. Mahirap po, sir, lalo na pag maalon. Kasi po, nasa akin po yung responsibilidad. Siyempre po mga bata yun, responsibilidad ko po na alagaan sila na makarating po kami ng maayos. Kasi sa kanta pa lang, meron ng mga prutas na pampagana. Ayan, opo, laging tatandaan. Always bring your pencil. Malakas po yung alon, sir. Yung hindi po ako makadiritso ng tawid. Tumatalon po ako para sa kanila kahit ano. Hindi po maano yung paa ko sa ilalim ng dagat. Ayan, very good. Marunong na yun kung anong mga sasakyang pang dagat. Okay, very good, Aliya. Motor. At saka pa po. Ano pa? Auto. Okay, very good. Auto. Wait lang ha. Diyan muna kayo. Diyan muna kayo. Huwag bababa. Huwag bababa para hindi kayo mabasa. Next, si Ate Aliya! Anong pangalan mo?
Journaling. Journaling. Ilan taon ka na journaling? Ako. Mga tao nyo, kukunin mo na ni Ma'am, ha? Check na ha, check kayo din ha. Ayan, ayan. Masya. Didikam, didikam. Russell! Russell, Richian, dito kayo kay Ma'am. Richian, dito kayo. Ayan. Lahat po sila may kanya-kanya pong behavior, may kanya-kanya pong attitude na kakaiba. Ano? Okay, nagkakanta, nakaon, nagtitima, asyetiyo. Iba-iba nga po yung mga attitude nila. Kahit niya po si Russell, minsan po, yan si Russell, minsan sinusumpong. Pero dinadaan ko na lang po yun sa paglalambing. Diretsyaan. Ayan, yung bag na kahit pag lumamalating pa lang po ako doon sa center, mayumayakap na po sa akin. So, nasabi na, good morning, teacher. Niyayakap po ako. Good morning, children. Good morning, ma'am. Narito po na tayo sa mga numbers. Yung number? Ano po? Ano po ito, baby? Dito po sila unang natututo sa mga shapes, sa mga colors. Natutuwa po ako pag na-recognize po nila yung bagay na yun na nakuha nila. Pakiramdam ko po, tuwang-tuwa po ako. Ano pa ito? Is? Number. Ano pa ito? Is star. Ito po yung? Ano po ulit? Star. Okay, is star. Ito preparatory pa lang po sa amin. Dito nagsisimula sa amin yung paghubog ng kanilang mga ugali, yung mga behavior, yung mga skills nila. Baby! Wait lang. Baby, doon lang. Sino mo lang magsusubo. Next. Ito naman po yung isa na. Si ate. Ayan. Wait lang, baby. Dito muna, baby, punas mo. Si ma'am lang ang magpupunas. Sino nang sibuan ko? Ako! Ayan, ako. Si Aliyah na po. Si Aliyah na po. Ako! Ayan po. 2.5 hours po kasi yung schedule namin. So alam ko po yung iba walang baon. Ang ginagawa po sir, naghahanda po ako ng kanin at saka ulam. Hindi lang para sa akin, para po sa kanila. Isa pa, ubusin niyo po. Opo, ubusin niyo po. Yan. Kinuti yung upo dito sa balay. Opo, si mama. Sino pa? Papa. Okay, si papa. Rachel, andito ka po. Ano, Rachel? Masaya naman kasi nakakatulong sa mga bata. Ano ba yan? Naiiyak ako eh. Ang isda para pang ulam. Meron naman kasi para matulungan yung anak ko makapag-aral, makapagbasa at makatapos pag-aaral. Maglalangoy, kam! Opo, magbabaragtas po kita kay Lutide po ngayon. Sige po, Russell. Dahan-dahan lang po, baby. Dahan-dahan. Dito po tayo sa bandang mababaw, baby. Dahan-dahan lang po. Kailangan po namin maglakad pag Lutide po talaga. Ayan, dahan-dahan po. Huwag sasabuyan si ma'am, ha? Kasi po, kasi yung bangka po, mahihirapan po akong hilain yun. Kasi ano po talaga yung sa lupa at saka sa bato. Lalong mabubutas po yun. Wag, Russell! Doon na, sige na. Sige na, Russell, doon na po. Dahan-dahan, baby, ha? Wag malikot! Wag pong malikot! Wag pong lumangoy, mga bata, wag lumangoy kasi minsan po may time po talaga sir na gusto nila pag tumatawid kami, naglalaro po sila. Minsan nagsasabuyan sila ng tubig. Ana, maglalakad na, di ba nasa ni Mama maglalakad na. Diri. Pag maalon, medyo kinakabahan ako kasi paano kung maano tumaob yung ano bangka kasi maliliit pa sila. Hindi na po lalangoy, lakad lang po. Sila po yung pinapauna ko. Hindi pwedeng ako yung mahuli. Kasi kailangan ako po yung nasa likod nila, nakikita ko kung ano ang nangyayari. Para
maagapan ko in case na may mangyari po sa bata na estudyante ko. Hindi ko po nararamdaman ng pagod kasi para sa akin, mga anghel sila. Mga anghel na inaalagaan ko, mga bata na walang muwang dito sa mundo. Proud po ako na sila po ang aking tinuturuan. Kahit araw-araw po sila na dinadala ko sa kabilang isla, hindi po ako napapagod. Dahan-dahan sa bato, anak, dahan-dahan. Nagpapasalamat kami ng mga magulang ng mga bata kasi siya ang pangalawang nanay ng mga bata. Bali po, dalawang taon na po akong nagtuturo sa mga bata dito sa Caibani at saka sa Butnya. Bata pa po ako, parang gusto ko na po talagang mag-alaga ng mga bata, magturo po sa kanila. Kahit kunti lang yung sweldo, sapat na po sa akin yun kasi naramdam ko po yung fulfillment sa puso ko. Yung pagmamahal para sa kanila. Love na love ko na po talaga yung mga bata. Di ko lang sila tinuturing na estudyante, mga anak pa. Masasabi ko lang kay Mama Anipi, nagpapasalamat ako nga. Yung mga bata, pinag-aalagaan niya ng mabuti, tinuturuan ng mabuti. Kahit mahirap po yung dinadaanan ko sa araw-araw, okay lang po yun, sir. Kung ito ang misyon ko sa lupa, itong misyon ko dito, bakit hindi? Ditanggapin po, kasi para nga po sa akin. Punong-puno ang puso ko ng pagmamahal. Yun po ang nararamdaman ko para sa mga bata.